Okay. This will be a long one. Okay? Long video. So, I just read to be fast. Okay? Philippines. I have no title yet, but it will be a nice title. Philippines, reklamo. Na, nga pala, no, lahat ito magiging Tagalog lang, ano? Okay? Sorry for those listening in English. Philippines, reklamo ng mga high school pupils, no? Philippine setting to, no? Reklamo ng mga high school pupils, college students, no? Pati na din ang silent. Keywords to, ha? Mahalaga to. Pati na din ang silent, mga nanay natin. Nanays out there, mga nanay natin, no? At saka yung mga tahimik na breadwinners, no? Matagal na silang tahimik, yung mga nanay, mga breadwinners, no? Magbibigay ng pondo sa ating pag-aaral, no? Breadwinners, no? Ang dami na nilang gastos. Okay? Silent sila, hindi sila maka-imik kasi ano sila eh, ang term natin doon, forsado ka, forced. F-O-R-C-E-D. F-O-R-C-E-D. Forced sila eh. Forsado sila eh. No? Na magbayad. No choice eh. No? Sa gastos. Take note of the word gastos, ha? Kada subject, may requirement na output project. The topic here is project, no? This whole video is about projects. Pinapagawang projects ng mga teacher, okay? Projects plural, no? Ang daming projects talaga, no? Ang dami mo rin gagastusin, no? Bilang nanay, bilang magulang. And mapapautang kayo, mangungutang kayo. Mapondohan mo lang yung mga projects na yan. Ang daming projects. Kada subject may project, no? Ang hirap dyan, sabay-sabay pang isasubmit yan sa end ng SEM. Sa end ng SEM, end ng school year. Sabay-sabay, no? Lahat yan, hinaing yan ng mga nanay, mga magulang, no? Silent majority, no? Silent lang talaga sila. Pero matagal na nilang hinaing to, no? Hinaing nila itong gastusan sa projects, no? Projects, 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 no? No choice ka, bakit? Kasi lumalabas na finals grade yun. Finals grade, finals output, finals major, major exam, finals major, major grade. No choice ka eh. Hindi ka pwedeng hindi mag-submit, bagsak ka. Major, major kasing grade yun eh. No, major, major grade yun, no? No choice ka. Nananahi lang ang ano ko, mother ko. Mananahi lang mother ko. Sa stream, mananahi. No? Mananahi sa dress shop ang nanay ko, no? Dress shop, no? Nananahi, no? Ayun. Nangutang pa para itawid ang mga subjects ko, lalo na yung mga projects, output. Kasi output mo yun eh, yung mga projects. At the end of the year, sasabihin ng teacher, oh, ito output nyo sa subject na to. Eh, kung saan po yung subjects? Eh, di sampung output. Diba? Sampung gastos yun, sampung utang. No? Ito ano to na, real talk lang to, ha? Real talk, no? Kasi hindi ma-voice out ng mga magulang itong sinasabi ko. Kasi nga silent sila eh. Illogical na magsalita sila kasi final grade yun eh. Ang term nga doon, final output. Inutang lang ng mother ko na isang mananahe ang tuition fee at saka yung mga projects plural.
projects, no? 3 to 4 subjects yata yun. No? Yata, I forgot na. 3 to 4 subjects na may, lahat may output. No? Inutang lahat yun. Matapos mo lang yung project. No? Ma-output mo lang. No? Ngayon, no? Ako yung taong lagi ako nasa gitna eh. Makikita niya sa lahat ng videos ko, no? Lagi ako nasa gitna, no? Ngayon naman, kakampihan ko, papanigan ko ang the other side, teachers, no? Okay. Para pakita kong gitna ako eh. Kakampihan ko ngayon yung teachers, no? Papanigan ko, no? Okay? Ito yung kakampi ko ngayon yung teacher. Okay? Doon ako sa other side naman, muna. Okay? So, bakit ba, ano, ginagawa ito ng mga teachers natin, no? O nga pala, ano, baka malimutan ko later. Unahan ko na, sabihan ko na. Ano, nung naging teacher ako, sa totoo lang, kasi nakaranas ako ng ano eh, paungutang at tirap sa project. Sinabi ko sa sarili ko, pag ako naging teacher, hindi ko to gagawin, hindi ko gagawin na magpa-project sa mga bata, sa mga pupils. Hindi ko gagawin. Hindi ako magpapa-project. Bakit? Kasi alam ko, maungutang sila, magagastusan sila. Inutang na nga nila yung tuition, utangin pa nila yung project na pagagawa ko. No? Hindi ako nagpa-project. No? Isa ako sa mga subjects na walang project. No? Final exam, final output, walang project. No? Yung mga estudyante ko hindi gumastos sa akin. Hindi gumastos sa subject ko, no? Wala silang financial output. Wala. No? Kumbaga ang gastos lang nila tuition tapos na. Yun lang, no? Wala na sa ibang ano outlay, no? Capital outlay, no? In terms of business terms, wala silang capital outlay sa akin, no? Again, hindi ako nagpa-project kasi alam ko napakahirap na mangungutang ka, no? Maubusan ka ng pera, baong ka na nga sa utang sa tuition fee, yung patapos bayaran. Eto na naman, may project na naman si sir, no? Patakoran ko yun. Never ako nagpa-project. Never, no? Not once, not twice. Matagal ko ng joke yun, ha? Not once, not twice, hindi ako nagpa-project. Okay? Kasi naranasan ko yung hirap at gastos. Ayokong gawin sa ano yung mga bata na tuturuan ko, no? Kaya not once, not twice, hindi ako nagpa-project, no? Okay? O, balik tayo dun sa topic ko, no? Kasi baka malimutan ko sasabihin ko yun, eh. Okay? Eto, no? Bakit? Bakit ginagawa ba ng teacher yon, no? Kakampi natin sila ngayon, ha? Kampi ko yung teachers. Kasi, I'm not sure of the exact date, no? Yung pisa. No? Baka, no? 2011. Hindi ako eksakto, ha? Sa pecha. 22011, baka, no, more or less. Naging trust na THRUST ng USA and abroad, yung mga banyagang mga pamamaraan ng pagtuturo na hindi galing sa Pilipinas, kinopya natin, no? Kinopya natin from abroad, no? Yun ang ginawa nating model, no? Eti, ano, no? Sa USA, ang model nila, tsaka yung mga iba pang countries, no? Eto ngayon ang model. Eto, no? Kailangan yung teacher, gawin niya teaching method, yung teacher, Pilipinas, Pinoy, Pinay teacher, no? Filipino teacher. Kailangan gawin niya teaching method, yung student, maging masaya. Kailangan na teaching method niya maging excited in class. Okay? Later, may susulat akong video, makoconnect nyo. No? Kasi mas malalim yung explanation ko ron eh. No? Sa video na isusulat ko sa baba. Nagawa ko na.
na-touch ko na yung topic na to. Itong make the student happy in class, gano'n, no? Lalim ng konti yung pagtalakay ko doon, no? Bakit naging gano'n, no? Susulat ko sa baba yung title ng video, okay? Panoorin nyo itong video na to, ito mismo, then i-next nyo, i-connect yun. Mag-gets nyo na yung bigger story, okay? No? E di ginaya natin, ano? Yung, ano, teaching method, no? O, ang teaching method, o, Filipino teachers, eto ang gawin nyo, no? Eto ang gawin nyo, no? Sa pamamaraan ng pagtuturo nyo, no? Teaching method. Make the students happy. Make the students excited in class. Keywords sa excited in class. No? Hindi ko i-elaborate pa yung bakit kailangan excited sila sa class. Nandun sa lumang video na yun. No? Kasi magiging paulit-ulit na lang ako. No? Ahahaba pa itong video na to. Okay? Nandun na yung sagot doon. No? Bakit kailangan excited in class? No? In short, para mabilis, no? Parang play lang, PLAY, parang paglalaro lang yung estudyante na nakaupo sa classroom mo bilang teacher. Parang naglalaro lang siya. Parang play time lang niya. No? Yung bakit at why nandun sa lumang video, susulat ko sa baba, okay? Yung bakit at why. So, ano, pabilisin na natin, no? Best example ng output project, no? Output folder, gagawa ng mga dadgawa daw ng mga cutouts, no? Cute, colorful designs ng mga cutouts, no? Hindi ko na-explain yung mga cutouts. Ang dami ng cutouts na yun, eh. Basta alam nyo na yun, cutouts, no? Cute, colorful designs, gano'n, drawings, no? Cutouts, no? Tapos na may ibang words, may margins of keywords and phrases, no? Gano'n, no? Pag cute ang cutouts at saka, ano, no? Pang Gen Z, Gen A, you know, mga style, no? Style of art, no? Gen Z, Gen A. Ang bibigay sa grade ng teacher, 91 and above, no? Ako naman, si Mr. Nerd, N-E-R-D ako. Mr. Nerd, no? Negative 10 ako sa art. Negative 10 ako. Elementary days ko, negative 10 ako sa art. Wala akong art-art, no? Wala akong art-art. Okay? Wala akong art-art. Wala akong arts. Okay? Sa art, negative 10 ako sa art at saka sa art classes. No? Ngayon, ako, ang ginawa ko, no? Talagang ano ko eh, no? Nerd, paghaluin mo yung nerd na walang alam sa art, no? Negative 10 sa art at sa art classes, no? I just submitted a full-length, full-textual form of the folder with complete answers, no? Kasi may ano yun eh, may ka-folder output, pero may mga keywords doon na i-coconnect mo explanation na gusto ng teacher. Okay? Basically, yun ang thought ng folder, no? Yung output, no? Hindi ako marunong mag-cut ng forms at saka shapes. Ayun, no? Lahat ng classmates ko got 92 and above. 92 and above. Finals grade, ha? While ako, my grade went down. Dahil ito artist, siguro binigyan ako ng 76, 77, no? I don't know. Kasi yung mga klase ko lahat, nagtaasan ng grade. Before that art, yung sinabit na art na yon, mas mataas ang grade ko sa kanila. I hope you got my point, no? Mas mataas ang grade ko sa kanila, no? Ngayon, ang style ng teacher, para humabol naman sila at tumaas yung grade, pinagawa yung art na yon as a form of project. Okay. Tumaas lahat sila. All my classmates except me. Ang grade ko bumaba, no? Dahil doon sa pinasabit na art na yon. No? Ito, nalalabas ko yung kasama ko ng loob, no?
Ang tanong ko, ano ko ha? Masaya ako kasi ginagawa ko rin yun eh. Pinatataas kong grade ng mga estudyante. Okay? Malinaw ha? Malinaw. No? Pinatataas ko yung grade ng mga estudyante ko. Naging teacher din ako eh. Pinatataas ko sila. Okay? Malinaw. Clear ha? Ang ano ko lang, no? Ang kinasasama ko lang ng loob. Para bang binigyan ka ng project, no? Para yung grade mo mataas, ma-pull down. Kasi yun ang nangyari. Parang, for me, no? Parang, unfair naman yung mataas ang grade mo, bababa. Dahil sa isang project. Yun ang ano ko, isang project bumaang, malaking major-major bumaba. Major-major. Ang classmates ko dito eh. After ng project, gumanon sila eh. No? Nagtaas ang lahat ng grades, no? After ng project, no? Talagang laki ng hila. Ang problema, laki ng hila. Laking hila pababa sa akin. Yun ang ano ko, parang there's something wrong with the system. No? Naman yung point ko. Nagpagawa lang ng isang project. Ha? Isa lang. Okay? Hindi man siya written exam. Hindi man siya assessment. I hope you got my point, no? Hindi man siya written assessment. No? Hindi man siya major-major exam. Walang term na ganun eh, no? This your project is your major-major-major exams. Walang ganun eh. No? This project is your final-final exams. Walang term na ganun, no? Pero parang lumabas, parang yun ang naging finals nila. Bumaba yung grade ko. No? I hope you got my point, no? Parang there's somewhere may unfair dun eh. No? Dahil sa projects na yan, no? Isa pang point ko yan, no? Unfair dun sa mga hindi naman artful. No? Artless. Walang alam sa art. Bigyan mo ng project, tataas ang grade nila, bibigyan mo ng 92 and above based on how artful it was. Eh, yung mga babaeng kaklase ko, napaka-artful. Nashock nga ako. Gawa ba ng tao yan? Ang gaganda. Ang gaganda, parang... Teka, tago natin ito, parang Biblia. Ang ganda. Nagagawa ba ng tao yan? Ang gaganda talaga, sa totoo lang. No? Wala pa akong nakitang ganun kagagandang art. No? Cut out, mga ganun-ganun, no? Gen Z, Gen A, no? Cut outs, no? Ang gaganda. Ako hindi ko ma-imagine. No? Pero ang point ko, hindi mo naman sila papataasin. Etong grade ko dati, hindi mo naman sila papataasin. Naging ganun, no? Naging ganun. No, dahil sa isang project lang. Take note, isang project lang, ha? I hope you got my point, no? Dahil sa isang project lang na yun, no? Dapat hindi ganun ang grading system, eh. No? Tapos ako bumaba ng major-major. Okay, I hope you got my point, no? Lahat sila tumasa ang grade, ako bumaba. Sa final class card. Okay? Ito pa, isa pang project story. Isa pang story, ha? Swak all ng instruction, sinunod ko. Swak yun. All instruction, sinunod ko. Pero, low-low ang grade ko, no? Why? Bakit? Kasi yung teacher, binasi daw yung grade niya sa, hindi doon sa folder na sinabit kong project, no? Kasi nagpa-project yung teacher, eh. Pero binasi daw niya sa recitation report ko, no? Eh mababa recitation report ko, no? Doon niya binasi yung grade, kaya mababa yung project report ko, project grade ko. Okay? I hope you got the connection, no?
Ngayon, no? Recall na ano, no? Na nangungutang lang ang mother ko, no? Sa mga pa-project na gano'n, no? Sipin mo, inutang pa namin yun, ano? Mga pa-project na gano'n, no? Okay? Nangungutang lang. Wala kami pera, actually, no? Mananahi lang ang nanay ko, no? May dress shop, no? Okay? Wala kami pera. Nangungutang lang kami ng tuition. Okay? Etong, ano, background there, no? Go back in time, no? Ako lang ang kaisa-isa sa 40 students, ako lang ang magre-report in class na hindi nagpakain, na hindi nagbigay ng food and drinks dahil wala naman kaming pera. Mahirap lang kami, no? Ako lang ang kaisa-isa ang hindi nagpakain at hindi nagpa-food and drinks after nung report ko. Okay? Ngayon, ang ginawa ng teacher, no? Dahil sa ako lang kaysa isang hindi nagpakain at nagpa-food and drinks, binabaan yung grade ko sa reporting. Okay, mababa ang grade ko sa reporting dahil walang food and drinks, okay? Malinaw. Ang isa pang problema, yung final output ko doon sa projects, no? Project. Kasi lahat may project eh, no? Every subject. Yung subject na to, hindi naman pala niya tinignan yung ano, yung output ko, yung binigay sinabit kong folder, no? Binasi lang daw niya yung grade. Eto, ano? Naging talking friends kami nung teacher. Okay? Naging talking friends kami ng teacher. Tapos tinanong ko si teacher. I asked the teacher, bakit ganun ang grade ko sa project mababa, no? Bakit ganun? Tapos in-explain nga niya yung binasi niya yung grade base dun sa report na hindi ako nagpakain. Mababa ang grade ko ron, no? At inamin niya, makinig lahat. Isa pa tong negative sa projects, no? Okay, malinaw, ha? Dalawa na yung negative na nasasabi ko. Yung una, tsaka ito, no? Okay? Dalawa negatives na sa projects. Isa pang negative sa projects, alam nyo kung ano? Inamin sa akin harapan na face-to-face. Sinabi ng teacher, hindi ko naman actually binuksan yung folder mo. Wala akong binasa ron. Pinresume ko na lang yung grade mo, ibabase ko na lang dun sa report mo. Pero kung binuksan niya yon at ano, baka 99 o 98 ang bigay sa akin. No, kung tinignan niya yung report, project, no, project. Kung tinignan niya yung project na sinabit namin lahat, no? Kasi individual project yun, sasabit mo eh, no? Sipin mo, nagpa-project, hindi niya tinignan yung project. I hope you got my point, no? Dalawa na yung sinabi kong negative sa project, no? Ikatatlo na pala yung gastos ng mga magulang, no? At saka yung naunang story, at saka yung kalawang story, ito, no? Inamin ng teacher, ha? Hindi niya tinitingnan yung project. Lalo na yung project ko. No? Hindi niya binuklat. Hindi niya binasa, hindi niya binuklat. Okay, tatlong negative na yan tungkol sa project. At saka, i-connect nyo to doon sa video na luma para maintindihan nyo bakit sinasabi ko rin hindi na maganda yung mga project. Nandun ang kasagutan sa lumang video kasi susulat ko sa baba. Oh. Okay? Ko-connect nyo. Panoorin nyo to, panoorin nyo yung old video ko. Isusulat ko sa baba yung title. Mako-connect nyo na. No? Mako-connect nyo na. Oh, change topic na tayo. Watch my older videos, no? Yung mga listahan ng mga lumang videos ko. I-browse nyo, no? Change topic na tayo. I-browse nyo at marami kayo iba pang makikitang titles na makaka-interest sa'yo at saka you'll learn from. Okay?
Subscribe and follow. Follow and subscribe.